Fiber Home, expert of optical communication. Magandang araw sa inyo mga sir. Ang tuturo ko naman po ngayon ay ang PLDT AdNap with open loop for future NAP installation. Ayan mga sir, ito yung future loop, AdNap installation with future loop. Ganyan ang itsura niya sa labas. At ito naman ang sample ticket saka map na binibigay ng dispatcher at mga symbol niya. At sa labas, in reality, ganito ang itsura nung future loop natin mga sir. Parang nakaloop lang siya na may cable tie na kulay dilaw. Hanapin nyo lang yan. Siyempre, dapat tama. Ginawa nila dyan, hinanap muna nila siyempre yung street, mismong address, saka yung mga lap na katabi nito. Tinanggal muna ni Sir Lumba yung cable tie. Kasi tatansyahin niya yan. Depende kung gaano kahaba kung saan ilalagay yung nap sa poste. Ayan, so bali tinansya ni Sir Lumba kung gaano siya kahaba. Ilop nyo lang ulit kung sobra. Okay lang naman yan. At ito yung mga gagamitin natin materyales, bridal ring 5, stainless steel buckle 3, metal strap 3 rin, at gumagamit din tayo ng tensioning tools panghigpit sa ating metal strap, at bolt cutter para naman pamputol sa ating epoxy. Ay, ito yung nap, syempre sa baba pa lang papangalanan nila yan gamit ang spray paint na pastry with improvised carton lang, ganyan lang kasimple mga sir. Ilagay nyo lang yung pangalan na ng nap na nasa ticket nyo na i-add nyo gamit ang lettering ruler or lettering guide. Ganyan lang kasimple mga sir. PRC LP47 Napsic. At ito naman, sa baba pa lang, syempre, lalagay nyo na yung stainless steel metal strap. Ito, scissor tenedor, ang head crew natin dito. At ang ating bridal ring. Kabilaan niyan, dalawa-dalawa. At syempre, yung ating buckle na pang-lock niya. Ipit nyo lang yun doon, tapos gamit lang kayo ng long nose, ganyan. Para hindi siya malaglag. Para pag-akit nyo noon, ay naka-clip na yung buckle natin. So, iyayakap nyo na lang yan sa poste. Ayan, ilalagay na nila muna sa poste yung nap. Iyakap nyo lang yung stainless steel na metal strap. Yan, suot nyo lang yung stainless steel strap dun sa buckle. Tapos gamit kayo ng tensioning tools. Pasok nyo lang ng ganyan.
Yun na rin yung cutter niya mga sir, tulak nyo lang yan. Ayan, ganun lang kasimple mga sir. At pukpukin nyo gamit ang martilyo, syempre. Wala kasing available ngayon, mamaya na lang. Yung isa naman na metal strap. Pasok niya ulit ng ganun. Yung isa naman na stainless steel metal strap ay para rin dun sa bridle ring na nasa baba ng nap. Dalawa sila dito. Isa kasi yung nag-aayos ng bridle ring kung pantay, kung saan ilalagay. Tapos isa naman yung maghihimpit. Anyway, nandun naman to sa una kong vlog na PLDT adnap installation, yung stub. So nilagay ko lang ulit ito dito para makita nyo ulit. At ito naman, bali nakakabit na natin yung nap. Ito si Sir Lumba, inaayos niya na yung loop. Gamit ang blade cutter, syempre una nyong tatanggalin is yung messenger. Laging patulak yung paggamit ng blade cutter natin mga sir, no? So bali for safety purposes lang naman yan, para just in case na dumulas, hindi yung tatama sa inyo kung patulak yung paggamit nyo ng blade cutter for safety. Kailangan natin tanggalin yung messenger nga pala nitong epoxy na to.
Ayan, at gamit ang bolt cutter, puputulin natin mga sir yung messenger ng ating kable. Ayan, pag naputol nyo na, i-align nyo na yung cable natin. Dapat nakalinya sa may poste papunta sa nap. Dahil sa mahaba masyado yung loop, ay nag-loop ulit si Sir Lumba dun sa taas nun. Okay lang naman yun. Para just in case na mag-adjust kayo, meron pa tayong gagamitin. At ito na yung ating kable mga sir. Tinatansya nyo na. Kasi maglo-loop din yan sa loob ng nap mismo. Ayan. Kasi babalatan natin yan. Pag ganitong future loop, syempre sa taas tayo magbabalat no epoxy. Medyo kinulang kasi yung tansya ni Sir Lumba, kaya humugot ulit siya dun sa loop natin. Pero okay lang naman yun. Ayan, cable tie nyo lang yung ating kable. Gamit ang blade cutter ulit, ayan. Balatan nyo lang ulit, hiwain nyo lang siya paikot. Para makuha natin yung palit. Tandaan lang sa paggamit ng blade cutter mga sir, syempre baka mahiwa yung ating fiber, active to. Yung blue buffer nyan is gumagana, papunta sa iba't ibang nap. Yun yung tali na kailangan natin, hilahin nyo lang yan. Balatan nyo lang. Ayan. Pag nabalat nyo na, hilahin nyo lang ng ganyan mga sir. Napakadali lang. At putulin nyo na yung kalit niya. Yan, ganyan lang kasimple mga sir. Putulin nyo lang yung tali saka yung kanyang cover. So, lalabas na ngayon yung mga buffer.
buffer tube ang tawagin. Mga buffer natin mga sir. Putulin nyo lang yung mga hindi na kailangan tulad nitong mga to. Bali pang support lang naman yan, walang laman yan na fiber. At next naman, si Sir Tenedor naman, antitira. Siyempre, safety first, safety belt at hard hat. Huwag kalimutan mga sir, for safety. Yan, kin-cable tayo na ni Sir Tenedor yung ating kable sa may bridle ring para hindi siya mag-loose or hindi siya gumalaw or hindi siya mag-adjust kasi maglo-loop tayo dito sa loob ng nap. Ito yung nap natin, yan, buksan nyo lang mga sir. May kita nyo yung pigtail na kulay yellow. At yung pinagbalatan ng fiber, din natin pinutol yun, lagay nyo lang ng tape. Kabilaan. Tanggalin nyo lang yung mga tornilyo niya mga sir. Ito yung tinatawag na tikoy or rubber grommet. Lagay lang natin yun dun sa pinagputulan kanina na may tape. At lagi natin tandaan mga sir, yung supply, yung mismong supply na galing na LCP, laging nasa kanan yan. At yung papunta naman sa mga nap ay nasa kaliwa. Ayan, so bali itong nasa kaliwan to, yan ay papunta dun sa mga nap.
at yung nasa kanan dapat ay yung supply na galing sa LCP. Lagi natin tandaan yung mga standard dyan. Yung kulay white na yun, mga sir, ay yung tinatawag na parang ano siya, messenger na nasa loob siya ng epoxy. So bali yun yung ilalagay nyo dun sa may tornillo. Yun yung magpipix dun. Pasok nyo lang yun doon, tapos higpitan nyo na gamit ang screwdriver. Balik nyo lang ulit yung takip niya. Tapos higpitan nyo lang ulit yung tornillo, mga sir. Then okay na yun. Ito, kukunin natin yung blue buffer, mga sir. Kasi ito yung ginagamit natin sa mga nut. So baliwalo yung laman niyan na fiber, yung blue buffer, ihiwalay nyo lang siya. Babalatan natin yan gamit ang fiber slitter. After nung mahiwalay nyo yung blue buffer, abali yung natitirang fiber, active din yan. Pang spare din yung iba dyan. Yung orange is para sa mga LCP, yung iba naman na spare. So bali blue buffer lang yung ginagamit natin para sa mga nap. Yun ay standard ng PLDT. I-loop nyo lang yan dyan sa loob ng nap, saka lagyan nyo ng cable tie. At itong blue buffer natin, mga sir, ito yung fiber slitter na tinatawag. Sukat naman yan dyan, so okay lang, huwag kayong kakabahan na baka masira yung fiber. Pasok nyo lang yung buffer doon, tapos hilahin nyo siya. Mababalatan yan nang hindi masusugatan yung ating fiber sa loob. Tapos tanggalin nyo na yung balat ng buffer, yung kulay blue. Iwalay nyo muna yung fiber na nasa loob na. Bali walo yan kasi walo yung nap na ginagamit ng PLDT at gumagamit sila na 1:8 splitter. Kulay puti na fiber. Ayun,
So bali yung balat yung tinanggal natin, ang naiwan niya ay yung fiber. Gamit na kayo ng tissue kasi ma-jelly yung loob ng buffer na yan. Malagkit siya. Ang nap na ito ay nap 6. So base sa color coding, ang gagamitin nating color dito ay yung standard na color coding ng NAP6 white fiber siya. Iwalay nyo lang ulit yung white na fiber kasi ipifusion naman natin yun dun sa may pigtail, dun sa kulay dilaw na parang patch cord. Yun yung splitter kasi na 1:8. I-loop nyo lang ulit yung mga fiber na galing sa blue buffer. Basta naihiwalay nyo na yung kulay puti na gagamitin natin. Ito yung pigtail na parang patch cord, galing yan sa splitter natin na 1:8. Pipusion natin yan dun sa kulay puti na fiber. Lagyan nyo lang siya ng cable tie pag nakaloop na siya para maganda tingnan. At ito yung kulay puti na fiber. So bali lagi nyo tandaan yung galing ng LCP dapat nung kayo magpuputol. At ito naman yung pigtail. Strip nyo lang siya. Siyempre isuot nyo na yung, huwag niyong kalimutan yung sleeve mga sir. At ito naman, syempre, ipuputulin natin yung fiber na yun gamit ang fiber cleaver. Tapos ilagay niyo na siya sa fusion machine mga sir. Pagka naputulin niyo na siya ng fiber cleaver. Tapos yung isa naman, same procedure lang ulit, fiber cleaver. Pag naputol, lagayin nyo ulit sa fusion machine. Auto mode naman na yung ating fusion mga sir, kaya paglagay nyo lang nun, start nyo lang. Ayan, pag na-fusion nya, dugtong nya na yun, nadugtong nya ng ating fusion. Tapos yung sleeve, lagay nyo lang sa heatsink, yung pinagdugtungan, yun yung lalagay nyo ng sleeve.
i-hit nyo lang yan. Ayun, pagka na-hit nyo na, palamigin nyo lang. And okay na yun. Bali, i-loop lang ulit natin yung white fiber na yun dito sa loob ng nap. Dugtong na siya. Ayan, clip nyo lang siya doon. Then harness nyo lang ulit para maganda tingnan. Para pag sarado ng nap, hindi siya may ipit or mababalik. Done na yun, mga sir. At ang next naman, syempre, mag-reading tayo kung may reading ba yung nap. Tanggalin nyo lang yung mga takip ng port. Ito naman si Sir Binyas ang nakatoka sa pag-reading nito at pag-picture niya kasi kailangan nyo yun sa inyong report. Yan, patch cord lang tapos power meter mga sir. Then pag may reading, a-picturean nyo lang siya by port. Lahat ng reading ng port ay pipicturean nyo kasi kailangan nyo yun dun sa inyong report na isi-send nyo sa inyong mga immediate superior. Yan, picture nyo rin yung serial number ng NAP. Tapos yung loob ng NAP, yung pagkakaharness niya, picture nyo rin. Kasama rin yung sa report, then lock nyo na siya. May tornilyo naman niya, na twisted lang. Then close nyo na yung nap, ayan, picturean nyo rin yung nap na kasama yung kanyang label. Then yung picture ng cable tie ng mismong epoxy. Ayan, ganun lang kasimple mga sir, napakadali lang yun. Ato yung natirang loop kasi masyado siyang mahaba. Ayan, ganyan, nanbali nilagyan nila ng cable tie para fix siya, hindi siya gumagalaw. Yan, pagbaba niya, cable tie ulit mga sir. Yan, ganyan. Kabit nyo lang yung cable tie dun sa bridle ring niya. Yan, yan. Yung supply mga sir, laging galing sa kanan yun. Yung galing ng LCP, nasa kanan yun lagi. At ito naman mga sir, yung sample ng report, isi-send nyo lang yan sa may immediate superior nyo sa messenger. Ganyan yung reporting format at yung mga pictures na tinake nyo. Ayan mga sir, ngandun na lang. Sana po ay may natutunan kayo sa mga tinuro namin sa inyo. Kasama ang pinakamalulupit na adnap team ng Pampanga. At kung mayroon po kayong mga katanungan mga sir, kasama naman kami sa mga group na team sa Viber or sa messenger. At ako nga po pala si Adrian Berventura, ang OSPMQA na Pampanga. Hanggang dito na lang po at hanggang sa muling pagkikita natin mga sir. Maraming salamat.